For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Hi guys, si Jerby Gomez na naman to sa DIY and Anything. So, magandang araw sa ating lahat. So, meron ako ibablog sa Tagal ulit. Kasi nga busy pa rin, maraming trabaho. So, magbablog tayo regarding sa ating kalan. Okay. Pero hindi yan yung pinaka-topic natin. Ang pinaka-topic natin, paano ba ang safety tips para iwas sunog, iwas pagsabog dahil sa mga regulator na sira. Yan po. Kung mapapansin nyo, may tatlo akong regulator. Yan. So, itetesting ko lahat yan para sa inyo. Tapos, ito yung kalan natin na pagtetestingan. Ito pong video to para maging awareness sa mga ating mga kababayan na gumagamit ng kalan at saka ng regulator na hindi alam yung gagawin na safety checking para sa ating regulator na baka sira na pero nagana pa yung kalan. Kaya kung mapapansin nyo, tatlo yung regulator ko dyan. Isang buo pero nagka-cut off. Isang buo rin gumagana pero hindi na nagka-cut off. Pero normal yung lumalabas na gas. Pero ayaw niya mag-cut off. Ibig sabihin. Oh, ayan, pangalawa. Then, pangatlo, totally sira na. So, paano mo malalaman na pinakasira dyan sa mga regulator? Pwede mo pong gawin to every 6 months sa iyong regulator sa bahay. At pag na-test mo yung kagaya nitong dalawang itong ipapakita ko sa inyo, palitan mo na po yung regulator mo. Dapat ang regulator mo yung ganito na nagka-cut off siya mag-isa. So, sa Pilipinas, remind din po, sa Pilipinas kasi yung diroskas. So, mapa-diroskas o mapa-snap-on. Ito yung sa atin yung snap-on, di ba yung kinakabit? O di ba yung sa Solane, yung pinipihit lang ng konting ganon? O kahit ano regulator, same ang procedure niya, same ang function niya. Bibigyan ko po kayo ng tip, ano yung dapat nyong gawin para makaiwas tayo sa pagsabog ng regulator, ng kalan o ng tangke at saka yung sunog dahil sa sirang mga regulator. Malaking tulong po to kasi isa po to sa magiging gabay natin para makaiwas tayo sa mga disgrasya. At saka doon sa mga nagbebenta sa labas, huwag po kayo basta-basta bibili ng regulator na sinasabi na may safety switch. Tapos ang presyo, niloloko lang po kayo doon. So, normal na regulator po, ipapakita ko. Unahin po natin itong regulator na to, itetesting natin at ipatetesting natin dito sa kalan na to. Papaliwanag ko po sa inyo, okay, ano yung pinaka-function niya. Okay, ayun, nabuksan ko na, pababa kasi ito eh. So, mainit, kasi testing ko kanina. Okay, sumisingaw na. So, ang regular na kalan, ito po, pag binuksan mo yan, yung sinasabi kasi na iba, na pag binuksan daw, dapat wala. Pag walang apoy, magkakatok. Hindi po. Pag binuksan ko po yan, teka, kuha tayo ng papel para makita nyo may nalabas na ano talaga. Sandali lang ako. Okay, ayan. Naglagay ako ng papel. Wala akong tagahawak uli, gaya ng dati. Pansinin nyo na lang yung papel. Ayan. Diba? Pag binuksan ko, diba? Gumagalaw siya. So, ilapit natin ng konti para makita nyo rin. So, may nalabas na gas. Ayan yung normal. So, ganun din dito dyan. Pwede mong, may lalabas din yan dito. Ayan, may nalabas din po. Lahat siya may nalabas. So, bubuksan natin, sisindihan natin. Baka sabihin nyo, hindi buo yung ating regulator. Okay. Ayan po. Sabi ko sa inyo, ito yung buong regulator. Ito pong procedure na to, bibigyan ko lang kayo ng technique paano nyo i-check ang new regulator. Pero sasampulan muna natin. Sindi. So, pinaan natin. Sindi. Pinaan natin. Sindi. Pinaan natin. Okay. Sindi. So, lahat sila sumisindi. Di ba? Pansin nyo naman po. Kuha ulit yung lighter para at least makita nyo rin. Sandali lamang po. Okay guys, balik tayo. Hindi ko makita yung lighter eh. Pero yan na lang. Kita nyo, may sindi siya. So, paano nyo malalaman kung ang regulator nyo buo pa? Di ba? Ayan, normal yan, umaandar. Pero,
Kung mapapansin nyo, ito yung tangke natin. Aha. Ayan yung ano, hugutin ko. Pansin ninyo ha? Namatay siya. Oh. Wala kayong, may sumisingaw dyan. Ayun no. Didinig nyo? May sumisingaw dyan pero mahina. Ibig sabihin, okay yung regulator mo kasi mahina lang yung nilalabas niya kasi pangkalan lang naman yan eh. Oh, naririnig nyo? So, ibig sabihin, pag sinindihan ko din to ng lighter, konti lang yung magiging apoy niya. Sandali lamang po. Paano ko ba sisindihan? Wala akong tagahawak. Sandali po. Okay. Ayan. So, okay. So, ito yung ating regulator. Ayan. Kuha ko lighter. So, ito buto. Buto, pero mahina lang yan. Oh. Hindi siya ganong kalakas. Normal lang yon. At least nagka-cut off siya. Mahina yung buga niya. Kasi yung ibang regulator po, papaliwanag ko sa inyo after nito. So, buo yung regulator niya. Mabilis siya mag-cut off. Meron pa nga talaga yung mga unit. Teka, papagay ko po. Para hindi nasa mga. So, pag yung regulator mo, pag matanggal yan doon, magka-cut off talaga siya dyan. May mga regulator na bagong labas ngayon na nagka-cut off talaga yung regulator. Wala ka talagang lalabas na gas dito. Yun yung mga magaganda regulator, lalo na yung may pinipindot. Sa Pilipinas, may nagbibili nun. Yun po yung bili nyo, yung regulator na may dipindot. Pag talaga hinugot mo yan dyan, o halimbawa, nagmagamit ka ng kalan, napasingaw ng konti, nag-crack yung hose dito, automatic magka-cut off yung regulator mo. Eto, may konti singaw pa to. So, hindi siya perfectly okay, pero advantage. Kasi pag hinugot mo, halimbawa, aksidente, nahugot, o kaya, tinatawag natin na nagkarang biyak na malaki, mag-aano kasi mayroon lang limit yung nilalabas niyang gas. So, mahina lang yung buga niya. Kung mapapansin nyo naman, nung kinontrol ko, mahina yung buga. Buo pa to. Pero mas maganda yung regulator talaga na sinasabi ko sa inyo. May regulator ganyan, tapos may pinipindot, yun yung bili niyong regulator. So, ito yung isa sa mga tip na buo regulator. Hugutin mo, pag malamong nag-cut off yung regulator mo at mahina buga, okay pa siya. Pero, sabi ko nga, kung mabibili ka ng isa, bilin mo. So, magpapalit ulit tayo ng regulator na second testing. Okay. Ito ha, babalik ko. Sandali lamang po. Ito naman yung gagamitin natin. Yung sabi ko sa inyong buo din, pero medyo may problema na. Okay. Okay, first problem nito, pakita ko sa inyo. Okay, ayan na. Ang first problem nito, lagi nyo rin po i-check. Pansinin nyo, may singaw to. Hindi lang nyo naririnig, pero may singaw to. Lagi nyo rin papakiramdaman ang mga regulator. Pag kinabit mong ganyan, dapat walang singaw. So, pakiramdaman mo may singaw, iwas ka po doon. Ha? Lagi nyo, palitan mo na yan pag may singaw. O baka, check mo yung mismong taya. Check mo yung tangke ko may gasket. Ayun oh, makikita nyo. So para hindi siya sumingaw. So ngayon, babalik natin. Medyo maano to eh. Kasi ano to eh. Yung iba yung pagka-snap on. Andala. Okay, so, ayan. So, ayun oh. May nasingaw siya. Inaayos ko lang ng konti para wala yung singaw. Ganun pa rin. Pansinin nyo. Ayan yung ating kalan uli. Okay. Ginahi siya. Sindi. Hina. 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 Oh, sumisindi pa rin. So, ayan. Buo siya. Same kung mapapansin nyo. Same siya. Di ba? Okay. Patayin natin. Pero, eto po. Ang problema naman nito. Pansinin nyo. Gutin ko. Ang lakas ng buga. Kung naririnig niyo po. Okay? Ang lakas niya, oh. So, ite-testing natin kung kaya. Sandali po. Sandali lamang. So, ayan. Eto, ite-testing natin. Diba? Kita nyo?
So, masyado na malakas. Yun yung sinasabi ko sa inyo, isa na yun sa mga sira na ating regulator. Magpapalit ka na. Kasi oras na mahugot yan doon sa kinakabitan, nakita nyo yung puga, hindi ko na pinatagal, baka makita sa camera. So, sira na yung regulator mo. Huwag ka na magpatumpit-tumpit. Palitan mo na. So, ang una mong ma-check, pag hinugot mo, di ba kinabit mo yung regulator sa tangke, check mo kung wala singaw. Eto, hawakan mo, buksan mo. Didinig nyo? Ayan o. Diba? Masyado siyang malakas. Magpalit ka na po. Hindi na siya advisable gamitin. Delikado na po yung para sa atin. Kasi oras na mag... Hindi naman natin masasabing nauhugot yan eh. Kung tutuusin. Hindi po natin nasasabing mauhugot yan. Pero may tendency po yan na pag nagsindi ka ng kalan mo, dahil malakas na yung pressure niya, magiging ano na rito, mag-high pressure na rin. So baka pag sindi mo, biglang bumulwak, maging cause ng accident pa po. So iwas po tayo sa ganun. Okay, isa to sa mga sira na regulator. So, and lastly, pero buo siya, di ba? Nakita nyo naman, ginagamit natin. Buo siya, pwede siya. Pero malakas yung buga niya. Ito na po yung isa, yung lastly. Ito yung pinakamalala. Hindi ko po pwede i-testing to. Sorry po ah, bumubulwak talaga to. Okay? Pansinin nyo. Diba? Ang lakas. Ito yung papel. Hindi tayo magsisindi. Kita nyo? Yan po yung regulator na immediately palitan mo na. Dahil delikado na po. So, ito yung pinakasira na talagang hindi na advisable gamitin kahit dun sa mga high pressure. Iba po talaga buga nito. So, madidisgrasya lang po kayo. Okay? And then, ang regulator po natin na pambahay, nakalagay naman po, maximum M bar 30. 30 M bar. Nakasulat po yun doon, or 28. May 28 pa nga lumabas eh. So, safety tips po, ang bilhin mo regulator yung may pinipindot. Yun po yung maganda. Huwag kang bibili. Eto, pwede rin naman to, nagkakatop din. Makita nyo naman yung una nating regulator, mahina yung buga. So, pwede maaari, bumili kayo may pinipindot, yung para merong snap-on control. Yun talaga nagkakatop. Yung isang regulator na una natin, nagkakatop siya, mahina ang buga. So, maagapan mo pa, hindi siya ganun kalakas. Hindi pa naglolo. Yung second regulator natin, eto po. Okay pa siya, ginagamit natin sa kalan, sumisindi. Pero, pansin nyo naman, malakas na rin yung buga dun sa tinesting ko. Eto, hindi ko na po kaya i-testing. Masyado na malakas ang buga. Pwede ko to i-testing sa labas na. Medyo dapat malayo at saka hindi goma yung ano ko, baka masunog bigla. Dapat hindi goma. O pwede to matesting. Karo, hindi ko na po te-testing, nakita nyo naman, iba na yung buga niya. So, sa mga client po natin, sa mga ano natin, kapwa natin mga gumagamit ng kalan, kahit anong kalan po, lagi nyo i-check ang regulator nyo kahit every 6 months. Lalo na pag nagpalit ka ng tangke, bumili ka, medyo talagang mangyayari po nun, uhugutin mo doon sa pinakakalan o kahit na lang mismo yung ganito. Sandali lang po. Aha, dali ah, balik rin natin yung camera. Para hindi ka naman madoble kaysa sa kalan mo hugutin. Kabit mong ganyan, di ba? Tapos, testing mo. Pansinin nyo po, ah. O. Buksan ko. Narinig nyo? Di ba? Yung parang umutot lang siya. Sorry, ah. O, ayan. Sarado. Sarado. Bubuksan ko. Medyo, ayan. Buksan natin. Ah, ito na lang. Okay. O, di ba? Nagkatok siya. Meron din niyang konti, o. Ayan, o. Pero nagkatok. Okay. Ito naman yung pangalawa, yung kanina. Aha. Then medyo ano to. Okay. Pansinin nyo. Ayan. Bubuksan ko rin. Naririnig nyo, sumisingaw, malakas. Magpalit ka na rin po ng regulator. Okay po. Huwag ka na po magtumpik-tumpik. At ito yung pinakalas. Diba? Medyo delikado. Okay, so sa tatlong regulator natin, buo siya. Ito yung pangalawa na pwede pang gamitin, pero nag-high pressure na rin. Okay, ito sa ano na rin. Pero kung mapapansin nyo,
Baka kasi may nagtatanong, sir, yung kala ng mga commercial is malalaki. Opo, malalaki. Pero ito po talaga, naka-indicate po dito, 30 mbar. Walang nakasulat dito. Misa kasi nakasulat eh. Pero pang ano lang to, maliliit. Eto, ganun din. Eto, ayun. Pansinin nyo po. Ito, nakasulat eh. Naka-declare. Kita nyo, 30 mbar. So, 1 kilogram. 30 mbar, 2 kilogram per hour. Kung mapapansin nyo rin to, 2 kilogram per hour. So, pambahay lang siya. Eto po, medyo malabo na kung makikita nyo. Aha. Ayun, no. 28 mbar. So, ang pangbahay po, maximum hanggang 30 mbar lang. Kaya remind din po, na pag bumili kayo, make sure 30 mbar, baka kasi magamit mo yung mga pangmalalaking kalan. Pwede ko rin i-testing yun next time pag nakabila ko ng regulator para maipaliwanag ko din. So, guide po to. Ito yung tatlo natin. Buo. Buo din na natetesting. Okay pa siya, natetesting sa kalan, normal, at nagkakatop ng maayos. Eto naman, natetesting ni sa kalan, okay ang buga ng kalan, pero pag hinugot mo yung hose, malakas na yung buga. Nakita nyo sa testing. Eto naman, totally sira na. So, pag check po na regulator, ganun lang gawin mo. Either na hugutin mo yung hose, o kaya idiretso mo sa tangkay, buksan mo yung regulator. Pag bumubuga siya ng malakas, palitan mo, or bumili ka ng bago, or isoli mo kung kakabili lang. Dapat po magkakatop siya. At papakita ko rin siguro, pag may naipost ako sa picture na dito, tingnan natin, yung regulator na sinasabi ko, yung merong pinipindot para at least yun po yung bili nyo, safety po, dahil yun talaga nagkakatop. Dito wala po akong mahanap noon, kaya hindi ko rin ma-testing. So binigyan ko lang po kayo ng idea, sana po maging guide nyo sa pag-check ng regulator, dahil napakahalaga po ng ating regulator sa bahay upang iwasunog. Kung mapapansin nyo po, sa dami po na nangyayaring pagsunog sa atin, isa din sa mga record ng Bureau of Fire Protection is yung dahil sa tangke. Isa sa mga reason bakit nagkakasunog, kasi nga yung regulator nyo or tsaka yung hose nyo sira na. Sayang, wala akong mga sample ng hose dito na gusto ko rin i-testing kung ano yung mga dapat na hose na gagamitin nyo. Pero pag uwi ko ng Pilipinas, pag-bakasyon ko, papakita ko sa inyo yung mga different ng hose. Wala kasi dito yung normal na ginagamit sa Pilipinas na hindi naman dapat ginagamit. So ngayon, regulator tayo. Sana po makatulong. Safety tips, iwas sunog, iwas disgrasya sa paggamit ng maling regulator. Maraming salamat po ulit si Jerby Gomez ng DIY and Anything. At sana po i-subscribe, like, and share nyo po yung aking video. At palike na rin ang aking mga page, group page, at saka sa FB group, yung aking Facebook group na DIY and Anything din, at saka yung sa page ko, and then sa YouTube. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. At sana po makapag-vlog pa ako ng marami na makakatulong sa kapwa ko technician at ating mga customer kung tawagin, upang sa ganun ay maging guide nila, lalo yung mga safety tips na ganito. Maraming salamat po.